Walang dahilan upang magdeklara ng state of emergency sa Marawi City matapos ang pagsabog sa Mindanao State University nitong weekend. Ito ang sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo sa panayam ng media sa Campo Crame. Ani Fajardo, nananatiling kontrolado ng mga otoridad ang peace and order situation sa lungsod. Wala rin anyang dapat na ipag-alala ang publiko dahil ginagawa nila ang lahat ng makakaya upang mapanagot ang mga nasa likod ng pagsabog at upang hindi na maulit ang insidente. Wala pa po tayo dyan sa ganyang estado, sir, because the PNP is on top of the situation for now. Kontrolado naman po yung sitwasyon doon at yung ating Armed Forces of the Philippines is also in close coordination with PNP. Nagdagdag na rin po tayo ng personnel doon po sa area po ng Lanao del Sur. Nagpadala po tayo ng isang company po ng Provincial Mobile Force Company at yung galing po sa Regional Mobile Force Battalion po. And yung AFP po ay nag-provide din po ng augmentation. But for now, yung increase lamang po ng tropa yung part ng ating precautionary measures doon, plus of course yung ating police presence doon sa mga areas na sa tingin natin ay may be targeted, kasama na nga yan yung ating mga government installation and critical infrastructure. Sa ngayon, nag-deploy na ng isang company mula sa Regional Mobile Force Battalion ng PNP, katuwang ang isang company ng Armed Forces of the Philippines. Matatanda ang taong 2017 nang isailalim sa martial law ang Mindanao dahil sa paglusob ng teroristang grupong Maute sa Marawi City. Samantala, para pawiin ang pangamba ng publiko kaugnay sa posibleng pag-atake naman ng mga terorista sa National Capital Region bilang isa sa mga pangunahing business district sa bansa, siniguro ni NCRP Regional Director Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr. na intact pa rin ang kanilang security protocols kontra terorismo at kriminalidad. Metro Manila ay the seat of power. At the same time, nandito lahat ang central business district ng buong Pilipinas. And so, in the denial of similar occurrence, binabasa natin yung mga indicators and or information na patuloy naman na dumarating. Hindi lang dito sa Metro Manila, but within the periphery of Metro Manila, particularly Region 3 and Calabarzon, as well as areas in Mindanao, sama-sama na lahat. Kasi the risk factors that are affecting the tranquility and peace of Metro Manila is, of course, nandyan yung mga threat group natin, katulad ng criminal elements, criminal gang, nandyan ang tinatawag nating private armed group, nandito ang ating communist terrorist group, the CNN, CPP, and PNDF, as well as the local terrorist group. Nandiyan na rin yung foreign terrorist group. Sa katunayan, nakahanda rin anya ang mahigit na 60% sa kabuuang hanay ng NCRPO para tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga residente sa NCR, partikular na sa mga pangunahing lugar kung saan dagsa ang mga tao dahil na rin sa paghahanda ng mga ito ngayong panahon ng Kapaskuhan. Lalong-lalo na ang LGUs. Alam mo, malaki ang tulong ng LGUs, lalo-lalo na silang chairperson ng ating Peace and Order Council at siyempre sila yung mayor sa isang lugar. The corresponding permit shall not be issued without the necessary security plan na i-employ mismo ng pribadong establishmento. Isa na nito ay nagpapasa sila ng mga ordinansa, lalong-lalo na in the installation of CCTVs. At lalo sa amin, sa Philippine National Police, we are continuously uplifting our capability. Maski na yung simple nating command center, pinupuno natin ito ng mga CCTVs as well as linkages dun sa may mga existing CCTVs. Kaugnay rito, muling ipinaalala ng PNP sa publiko na magsumbong sa mga kahinahinalang nakikita sa paligid para makatulong sa mabilis na pagsugpo sa paglaganap ng anumang uri ng kriminalidad sa bansa. Kung meron kayong nakikita na hindi maayos in or kailangan nating i-report, lalong-lalo na presence of armed group at presence of hindi nating kilala mga tao, or pagka meron nangyaring krimen, i-report lang kaagad sa ating mga kapulisan. Kung hindi nyo ma-report,
yon ay pwede natin isangguni sa ating mga barangay chairperson, dahil ang barangay chairperson ay ini-engage natin. Lahat ng ating police dito sa Metro Manila ay may telephone number at mayroong contact, at patuloy na ini-engage itong ating mga local government units. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Ako si Paul Montibon, SM9 News.